Kawawa naman si Bossing, hindi makalapit sa aking baril. Gol! Ariko, ayan na, nakalapit na siya. Ah! Kamusta kabarkada? Tayo nagbabalik sa Black Zobruto dito sa Roblox mga kabarkada. At kung nakikita nyo naman po, gamit po natin ngayon uli si Katakuri mga kabarkada. At ang trabaho po natin for today ay magkaroon ng Dou Awakened Powers mga kabarkada. Of course, syempre, kumpleto na tayo ng Spiky Trident. Kumpleto na tayo sa Pale Scarf. Ang hindi na lang po natin nakukuha ay yung Awakening ng Dou Fruit mga kabarkada. Kasi kung nakikita nyo naman po, ang hina ng Dou Fruit natin. Ano yan? Bakit ang bulok ng itsura? Gusto ko yung bagong itsura ng Dou, hindi yung ganito. Ano yan? Ang pangit. Gusto ko yung nakikita ko sa PVP. Ibang-iba yung itsura. Tingnan mo naman. At para makuha natin yun ngayon mga kabarkada, kailangan po natin kausapin si Germany. Ayon kay Germany mga kabarkada, kailangan ko lang daw tumayo dito at tatawag daw siya. Oh, ito na. Tumatawag siya. Oh, hello Germany. Oh, andito na ako sa may center ng town. Yung may orasan. Anong gagawin ko? Oh, may tao sa likod nito. Ah, saan? Ayun, meron nito. Ito, nakita ko na. Ano gagawin ko? Kakausapin ko to. Meron siya ibibigay sa akin na quest. Huwag ko muna gagawin yun? Bakit pinapunta mo pa ako dito kung hindi ko gagawin yun? Ah, gawin ko muna yung para labanan si Katakuri, yung 500 enemies. Tapos siya ako babalik dito. Tapos kailangan ko ng conjured kokoa. Kausapin ko na lang para malaman ko. Okay, so yun lang yung gagawin ko. Tapos kailangan ko ng chal... Oh! Bago ko ibigay sa kanya yung chalice, kailangan may 500 enemies muna. Ah, okay. Sige. I got you. Maraming salamat, Germany. So sabi ni Germany, pwede naman daw natin kausapin to. At sabi dito, you think you can handle the Dou King? Ah, kayang-kaya ko yan. Ako ang Dou King of the King of the Universe. Ganun ako, lupet. So yes, ano ibig sabihin nito? Very well, I can exchange a God's Chalice and 10 Conjured Cocoa for something worthy of him. Oh! Kaso wala pa tayong God's Chalice, pero alam ko, marami tayong Conjured Cocoa, diba? Kasi dito ako nagpa-level eh. Sa Valuable, Conjured Cocoa, ako lang ako ng dalawa. Oh, eh madali lang yan. Dito lang nakukuha yung Conjured Cocoa eh. So para mas mabilis tayong makakapag-grind mga kabarkada, lalo na sa may God's Chalice, kailangan natin ng Dou Fruit. Hehiram muna tayo ng Dou Fruit mga kabarkada sa CP9. At dahil nandito na rin naman na tayo, sabihin na natin si Black Fruit Dealer Kasin para sa malupitang Spike Fruit. Napakalupit. Mag-subscribe ka na, bibigyan kita ng Perma Spike Fruit. Ano pa naman yan? Ang mahal-mahal ng binabayad ko kay Black Fruit Dealer tapos Spike Fruit lang ang ibibigay niya. Why naman like that? So, kompleto na yung Conjured Cocoa natin mga kabarkada at kasalukuyan na po ako nag-quest para makakuha ng God's Chalice kasi ito yung pinakamabilis na paraan kaysa maghintay tayo ng 4 oras para dun sa chest. Kasi actually, matagal yung 4 oras kung isipin mo. Asan si Urban? Wala si Urban dito. Asan si Urban? Ooh, ngayon ko lang nakalaban si Urban na nandito. Lagi dun sa may kabila. Ah, meron ka na palang spawn dito. Hindi mo sinabi. Kailan pa ikaw nagkaroon ng spawn dito, ha? Bigyan mo ako ng chalice, Urban. Urban, bigyan mo ako ng chalice. Ay, hindi pala ako naka-cyborg. Akala ko naka-cyborg ako. Kumukombo ba naman? Urban, tara dito, Urban. Sige na, Urban. Bigyan mo ako chalice. Para mabilis na lang to. Huwag mo nang patagalin. Bigyan ko chalice? Ay, hindi. Ano ba naman yan? Akala ko binigyan ako chalice. Bandana pala. At habang inihintay natin mag-refresh yung quest ng Elite Pirate, eh, bugbugin muna natin itong mga nandito para matapos na natin yung 500 more enemies na kailangan natin bugbugin para ma-spawn si Katakuri. Actually, yung Dou King pala. Hindi pala si Katakuri. At kasalukuyan na po tayo sa pagkakaalam ko na nasa 300. Mabilis lang to kapag nakabuda kayo. 400 pa lang pala. Marami pa pala tayong kailangan bugbugin. Madali lang to. Basta nakabuda. Very easy lang to kasi dito tabi-tabi sila. So every 10 seconds or 15 seconds ata meron kang 7. So kung gagawin ko to ng isang oras, meron tayong kabuuang 1,600 plus na kalaban. Eh hindi naman natin kailangan yun. So kailangan lang natin ng half hour na magbubugbog dito. Kailangan mo lang mag-aampas dito ng 30 minutes at kung may mga kasama ka, edi mas mabilis. Pero kung solo mo, eh mas mabilis din naman. 30 minutes lang din. Pero mas mabilis yung may kasama. Ano ba quest lang ang gulo mo? Nakakuha na ako chalice! Oh my goodness! Sobrang poker face ko pa kanina. Sobrang seryoso ko na kasi kanina pa ako nagharap ng chalice. So pwede na tayong pumunta sa may chocolate land. Tapos pwede na nating kausapin yung lalaki dito para magkaroon tayo ng naibibigay siya sa atin na, oh my goodness, para siyang chalice pero may candy. Ooh, so ang tawag dito, candy chalice. At dahil meron na tayong candy chalice, ang kailangan na lang natin gawin ay tapusin yung 500 enemies at the same time para maging sigurado talaga tayo na mananalo tayo dito. E tatawag na ako ng backup. Kakausapin ko si Germany at papadala ni Germany ang mga backup na pwede tumulong sa atin para labanan yung Dou King. Balita ko medyo mahirap daw at parang hindi naman ata pwedeng solohin. Kung pwedeng solohin, siguro next time na natin gawin. Ngayon siguro kailangan muna natin ng backup para sigurado talaga matatalo natin. Eto na, nakatawag na tayo
tayo ng backup, mga kabarkada, at ibibigay na natin kay Drip Mama itong Sweet Chalice. We have defeated enough enemies. Do you want to open the portal? Yes. Anong yan? Oh, kinuha niya na. A dimension worthy of a god has spawned. Oh my goodness, eto na. Eto na, kasama natin si Jay-Z, si MC. Lalabanan na. Aray ko, asa si Doking? Ayun, ayun si Doking. Oh my goodness, bugbugin yan. Aray ko. Sandali lang naman. Kasama din natin si Street, mga kabarkada. Bubugbugin natin si Doking ngayon. Dali, bugbugin. Asa si Doking? Ba't di ko makita? Ano ba naman yan? Asa na? Tara dito, Doking. Ang hirap hanapin ni Doking, but ang liit. Dapat talaga yung mga boss ngayon sa Blacksprout nilalakihan nila para mas may thrill eh. Apat na kaming bumubugbog kay Doking, tapos wala pang kalahati yung buhay niya. Aray ko, grabe naman yung skill nito. Ba't parang ang bilis naman ang cooldown niya? Bakit sunod-sunod yung skill? Bugbugin yan. Sige pa, bugbugin. Grabe, dalawa na kaming Buddha nito. Hindi pa rin mamatay-matay. Ang dami na naming dam. Aray ko, tara dito Doking. Tara dito Doking. Feeling ko kapag mag-isa tong lalabanan, parang ang hirap. Tingnan mo yung buhay ni Jay-Z, bawas na bawas na. Tapos yung akin, tingnan mo, nababawasan din, oh. Tapos tingnan nyo, dilawness yung buhay ni Street. Feeling ko talaga malakas tong Doking na to kapag sinolo mo. Sige, bugbugin mo, bugbugin. Ay, malapit na. Malapit na madits. Aray ko, nakulong pa. Aray ko, ang sakit. Grabe yung skill nung Doking, no? Awakened ata yung skill nito. Ibang-iba sa daw na nakikita natin. Ang dami niyang ano. Ang dami niyang kamay. Malapit na. Aray, ang sakit. Ang sakit. Oh my goodness. Grabe, ang sakit nun. Ito na, malapit na. Bugbugin yan. Bugbugin. Oh my goodness. May nakuha tayong Pale Scarf. Uy, nakakuha ko na Red Key. Uy, nakakuha din si Jay-Z na Red Key. So, sa pagkakaalam ko, pupunta tayo dito sa may bahay na to. Kasi dati meron ditong tao. Tapos bibigay natin yung susi sa kanya. Asa na siya? Ito, bubuksan natin itong... Oh, nabuksan niya! The Cake Scientist! You freed me from the Doking's tyranny! Did you know I'm a good scientist? Perhaps I can help you further evolve your abilities with that power? Ano to? Would you like to purchase a Doe special microchip for 1,000 fragments? Oh my goodness! You can only do this every 2 hours. So magre-raid tayo! Thank you! Ayun, meron na tayo ng chip! Ito na! Kasama natin si Street, mga kabarkada! Tayo yung mag-a-awaken ng Doe! Oh my goodness! Let's go! Asa na? Bugbugin na. Ay, wala nga palang observation na aking dito. Ano, tapos yung sky jump, konti nga lang pala. Nakakalimutan ko, hindi na ako marunong mag-Blacksprout. Oh, ganun pala yung Doe. Hindi ko kasi nagamit ito na matagal eh. Tinambakan. So, ang gagawin ko lang dito, magpapaikot-ikot lang ako kapag wala na akong skill. Bugbugin niya. O yan, meron na tayong sky jump na isa. Okay, wait. Oh my goodness, bawal nga pala tayo sa tubig. Oh my goodness. Aray ko, masakit. Ginigigil nyo ako eh, ha. Tara dito. Aray ko, nilapit ko yung spike sa akin para akong yumakap ng cactus. Okay, bugbugin niya mga yan. Kahit melee lang gamit ko. Kahit melee lang, pwede na yan. Oh, bilis. Island 2 na kaagad. Asan yung susunod? Grabe yun. Pagka may Buddha ka talaga nakasama, madali lang lahat ng raid eh, no? Kahit ikaw nga lang, pwede mo solohin yung Buddha raid eh. Wow, meron palang mga nakadow din dito. Oh my god, sakala ko yung boss lang yung nakadow. Makulit ka. Aray ko. Ang sakit. Tsaka isipin mo kung solo mo lang to, may i-stun ka ng kalaban dito ng mga nakadoo eh. Lagi kang bubugbugin ng mga suntok eh. At pala may stats tayo sa gun, no? Kahit hindi na pala natin gamitin yung fruit natin, may pakinabang pa tong gun natin. Tingnan mo naman. Kumataas lang damage ng gun natin, ang laki ng tulong natin dito. Ayan na yung boss. Andito na yung Doking. Aray ko! Oh, ang sakit. Kailangan nga long range yung barrel natin dito. Ang sakit ng boss. Grabe naman yun. Asan yung boss? Tara dito, boss. Pinagsusuntok yung boss. Aray ko, mamatay ako. No, hindi pwede. Kailangan lang talaga ganang gagamitin natin next time. Atake mi boss. Yan, nahatak ko yung boss. Ay, hindi pala boss yung nahatak ko, ano ba yan? Aray ko, grabe yung stun ng boss. Ano, ang sakit. Tamang combo lang sa malayo kasi hindi ko kayang lapitan yung boss. Aray ko, nasama ako. Aray ka, re. Ang sakit. Ang kulit mo talagang boss kayo, no? Oh, ayan, pinagsasapak. Ang lakas pala nung do kahit hindi awakened, no? Tapos ang raid. Siguro ganyan susunod kong gagamitin. Eto na, kakausapin na natin to. Ascension, mysterious entity. Ah, hindi na yung kamukha mo yun nandito, no? So, greetings Mortar, do you wish to awaken your Zay ability? Yes, I wish. Missile job, iba na yung pangalan. Wow! What? Ang lupit na yung tsura. Kamukha sa anime. Ang angas naman, no? Isa pa nga. Ayun, oh. Kapag bibili na tayo ng chip, dito na siya sa may advance. Though, oh my goodness, so dito rin siguro yung awaken ng Phoenix sa advance, no? Oh my goodness, eto na, tara na. Nakagan lang ako para hindi tayo mahirapan. Dito lang ako sa taas, hindi ako gagalaw dito. Ayun, oh, di ba? Nakakatulong ako, 1-5 yan. Unlimited 1-5, sige. Sige pa, oh, tingnan mo.
Hindi natin kailangan sumugod, dito na lang sa taas. Nilagyan na nila ng marker yung mga kalaban. Ano, dati walang marker tong kalaban na to eh, kaya medyo mahirap mag-raid kasi minsan nakatago yung mga kalaban. Ngayon nilagyan na nila ng red marker sa ibabaw. O sige, lumapit ka sa akin, makulit ka. O yan, Anli. At least ngayon nakakatulong na tayo, di ba? O di ba, pumo 14,000 tayo na damage, kakaskill lang natin. Di ba, may tulong yung gun, mas maganda yung gun ang gamitin dito. O tignan mo, ang dami kong damage oh. 20k. Kawawa naman si Bossing, hindi makalapit sa aking baril. Gol! Ariko, ariko, ayan na, nakalapit na siya. Ah! Grabe ka na, Bossing. Ginigigil mo ko. Ayan, damahin mo lahat ng skill ko. Sige, damahin mo. O, diba mas mabilis namin natapos ngayon? Kanina, 4 minutes yung natitira. Ngayon, 6 minutes. Kasi nakaka-damage na tayo. Kanina, wala tayo na itutulong eh. Do you wish to awaken your F ability? Uy, F ability agad? Yes! Ability awakened. Ano nangyari? Scorching donut. Ano ibig sabihin ng scorching donut? Wow! May patusok-tusok na siya ngayon. At balita ko, pwede to sa tubig, diba? O, pwede siya. Kasi may mga nakakalaban ako na dough fruit na nakakapag ganito sa tubig. Oh my goodness! Teka, paano tayo akyat? Another raid, another skill to be unlocked. Kamusta, mysterious entity? Dito ako to rock and roll. Do you wish to awaken your X ability? Yes! Pastry River. Ooh, anong ibig sabihin yan? Letter X. Uy, ano gagawin yan? Oh, ito yung pang-stun. Oh, ito yung ginagamit nilang pang-stun. Marami ako nakikitang gumagamit nito. Tapos pina-partner nila sa Curse Dual Katana. Halimbawa, ini-stun dito. Tapos mag-zay sila dito. Tapos i-ex nila yung kalaban. Tapos, oh my goodness, pwede mo nang bugbugin ng bugbugin nyo. Oh my goodness, ang sarap nun. Another raid, another awaken. Kamusta, mysterious entity? Do you wish to awaken your sea ability for 4,000 fragments? Napakamahal naman yan. Pero sige, ano pa mabang magagawa ko? So yung bago nating skill ay yung piercing clothesline. Uy, clothesline. Ano yun? Oh, katulad siya nung scorching donut. Pero feeling ko kapag tumama to, may pasabog. Ooh. So kapag ginamit natin to sa mob, anong mangyayari? Tumama. Wow! Oh my goodness! Oh my goodness! I like this! So, halimbawa ni letter C, tumama, tinusok. Ba't hindi umangat yung pastry river? Baka mas maganda, ata istan mo muna siya. Tapos, tsaka mapatamain ng... Oh, yun nga yung maganda. Woohoo! Ito na! Ang panglima nating skill! Do you wish to be awakened? Yes! For 4,000 fragments? Yes! Meron na tayong ability top. Ano yung top? What? Oh my goodness, may normal attack yun do. So may isa pa tayong skill. Grabe, parang ang OP naman nung do na to. Ang angas nung itsura niya. Paano pag wala kang haki? Iba itsura? Ah, kulay puti. Pag may haki, kulay itim. Wait lang, magre-reset ako ng stats. Mas magandang gamitin to. Grabe yung damage, 2k. Sinong talk 2k? Oh my goodness. Ang sarap naman gamitin ng do. Parang ang dami mong pwedeng gawin na para nakaka-enjoy gamitin to ah. O tara, sutukan tayo. Ano, sutukan. Oh. Akala mo ikaw lang may ganyan din ako. Sige. Grabe, ang sarap gamitin ng do kapag magka-grind ka. Bugbog ka agad yung boss sa amin. Oh my god, 7 minutes pa lang. Tapos ngayon ko lang napansin, yung pastry river, kapag nasa Erica, iba yung skill niya. Tapos kapag nasa lupa ka, iba din yung skill niya. Ang angas dun, dalawa yung skill ng pastry river. So eto na po ang pinakahuli nating awaken. At do you wish to awaken your V ability? Yes, of course. At ito po ay pinamagatang Dough Fist Fusillade. Ooh, so kapag diniinan natin to letter V, oh my god, ang dami. At dahil tinulungan tayo ni Street mga kabarkada, oras naman para tulungan natin siya magkaroon ng Perma Human Buddha. Igi-gift na natin kay Street dyan. Napakadali kong kausap mga kabarkada. Set gift, permanent human Buddha to Street. Oh my goodness, maraming salamat Street. At syempre, kung gusto nyo magkaroon ng Perma Buddha mga kabarkada, mag-subscribe ka na at sa'yo mapupunta tong Perma Buddha na bibilin ko ngayon. Ayun, kita mo, bumili ko ng Perma Buddha at nandito na po yan sa ating valuables. Ay tama ba? Sa may treasure pala. At dito sa may ilalim, meron tayong Perma Human Buddha. Oh my goodness. At syempre, meron tayong dalawang Dark Blade. Ipapamigay ko yan, kaya mag-subscribe ka na. Bounty! Isa pa! Double kill! Ang sarap ng dough! Naku, 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 nakabuda! Naku po, nakabuda! Oh my goodness! Kahit nakabuda, lusaw na lusaw sa dough fruit! This is the best fruit! Boss, tara dito, boss! Boss, tara dito, boss! Tara dito, boss! Ay, sayang, mali skill ko! Oh! Asa na, asa na? Ayun siya, buhay pa? Ano ba yan? Mali yung combo ko. Huli!
Dog fruit is the best fruit for PBP. Huli. Op, di ka makakatakas, Moitoy. Hindi ka makakatakas. Yan, nakatakas pa siya. No. Bounty. Dog fruit is the best fruit for PBP. Oh my god, pero siguro mga kabarkada, dito na po tatapusin ang ating Blocks of Fruit episode. Maraming salamat sa panonood niyo. Hanggang sa muli. Paalam. Oh my god, ang dami natin napatay sa Dofruit. Ang sarap. Ang sarap ng Dofruit. Yung combo niya hindi ko pa nagagawa, pero kahit hindi mo siya magawa, makukontinue po pa rin kasi yung combo ko talaga, kailangan mo mag-C, tapos mag-ganito. Kay B ko nakuha to actually. Tapos, mali yan. Mali. Dapat ito pala muna yung una, tapos mag-ano ka.